Pag-usapan po natin yung mga medyo bagong senyales or early signs ng diabetes na tingin ko hindi nyo pa alam. Baka ngayon nyo lang po naririnig ito. Okay, meron tayong mga signs. Meron tayong mga high blood sugar and diabetes signs. Alam naman natin, di ba? Diabetes, blood sugar. Delikado po yan. Pag hinahayaan, pwede makasira ng mata, mag-cause ng heart attack, masira pati paa, maugat natin. Pero itong mga common signs ng diabetes, medyo alam na ng iba yung mga malabo mata. Alam nyo na to. Yung namamanhid dahil nasisira yung ugat, yung nerves, ito, tingling of the feet, alam nyo na rin to. Laging gutom, namamayat, kasi nga yung glucose, hindi yung sugar, hindi na-absorb ng katawan. Iniihi lang yung iba. Pero merong mga senyales ang diabetes na sa tingin ko hindi nyo pa alam. Itong five warning signs na bago sa pakinig ninyo. Number one, dry mouth. Actually, yan ang napapansin ko. Nadi-dehydrate yung pasyente, ihi sila ng ihi. Kahit anong kain nila, hindi na-absorb ng katawan kasi nga walang insulin. Yung insulin ang parang susi na nagbubukas ng pinto para makapasok yung blood sugar sa selula. So pag wala to, nadi-dehydrate ka, kaya dry mouth sila lagi. So pag kayo lagi nauuhaw, check ang blood sugar, baka diabetes. Yan o, laging uhaw, ihi ng ihi. Second, pag nilalanggam yung ihi, pumunta kayo sa CR, sa urinal, di ba? Nagulat kayo, bakit may nilalanggam? Madalas ako makakita niyan. Ibig sabihin, may isang taong may diabetes ang umihi dito. Okay? Para lumabas yung blood sugar, yung sugar sa ihi, kailangan mataas na ang blood sugar. At least 180. Ang normal blood sugar is 100 and below. O, pag 140 lang ang blood sugar mo, hindi pa nga gano'ng lalabas. Ito, mga 180, 200. Ganun kataas. Para yung ihi mo magkaroon na ng glucose. Ayan o. Alam, kaya alam ng langgam kung may diabetes. Nung lumang panahon, yung mga doktor, tinitikman, nilalasahan yung ihi ng pasyente. Kung matamis, may diabetes. Pero hindi na ginagawa ngayon kasi may test na tayo para malaman kung mataas ang blood sugar. Another sign, vaginal infection. Pag madalas magka-UTI ang babae, may discharge ang babae, parang kesong puti na may amoy, malansa, pa-check ang blood sugar. Ibig sabihin, mahina immune system nung katawan. Either may diabetes o baka may cancer. Pareho kasi nakakahina ng immune system, diabetes at cancer. May mga sugat-sugat, pwede rin yan. Kamot-kamot, tingnan nyo po to. Nangingitim ang balat, kumakapal, parang velvet. Ayan o, nangingitim ang leeg, ang likod, nangingitim ang kilikili. Nakakita na kayo ng ganito. Sa likod, sa tuhod, sa likod. Pwede to overweight ka lang, pero pag ganyan kumakapal, pwedeng diabetes. Ang tawag dito, acanthosis nigricans. Ayan o. So nakikita tong acanthosis nigricans sa diabetes, sa may cancer at ibang mga endocrine na sakit. So pag may ganyan, i-check up, baka blood sugar o baka cancer. And number 5 na baka hindi nyo pa alam na sign, yung dila. Check nyo po yung dila nyo. Pag nakita maraming puti-puti, oral candidiasis. May infection po yan. Bakit nagkaka-infection? Mahina yung katawan. So either diabetes o baka may mga malalang sakit. Ano ang normal blood sugar? Normal blood sugar, 99 and below. O hanggang 5.5 millimoles per ml. Ito pinaka-normal. Pag umabot na blood sugar nyo, let's say 100 to 126, pre-diabetes, papunta na sa diabetes, o pwedeng mild diabetes na to. O may diabetes na to. Konti na, ayan eh. Borderline na siya. Dito nakukuha pa ng diet. Papayat lang tayo. Pag lumampas na sa 126 pataas, na check twice ang blood sugar nyo, ganito ang numero, may diabetes na kayo. Okay? Dito, diet, pwedeng medicines, plus diet, o misa nakukuha pa ng diet. Yung iba, umaabot ng 200, 300, napakataas. Okay? Meron din isang test na mas maganda pa, ang blood test nyo, bukod sa fasting blood sugar, pa-check nyo ang hemoglobin A1C. Ito po, mas maganda, nalalaman niya ang blood sugar nyo for 3 months, kaya walang daya to. Ibig sabihin, kahit nag-diet ka 1 week bago ka nagpa-blood sugar test, dito, bababa to.
Pero hindi mo madadaya A1C mo mataas. Kasi nga 3 months eh. Yung iba kasi nagdadaya. Bago mag-blood test, nagda-diet kunwari. Ano ang mga bawal at dapat kainin? Bawal quote-unquote, ibig sabihin, bawasan. Okay? Limit, bawasan ito. Siyempre, soft drinks. Di ba? Matamis. Taas ng asukal. Iced tea, siguro 8 teaspoons of sugar. Parang sa platong kanin na yan. Pati diet drinks eh. Kasi ang problema sa diet drinks, matamis pa rin siya. So, pag matamis siya, wala nga calories, pero hinahanap-hanap ng katawan mo. So, may pag-aaral, mahilig sa diet drinks, tumataba pa rin eh. Kasi nga, dahil sa ibang, laging matamis eh. Kung hindi ka makainom ng matamis na diet soda mo, hahanap ka ng chocolate, hahanap ka ng ice cream, pareho din. Energy drinks, matamis din. Sports drinks, healthy naman ang sports drinks kung nag-i-sports ka, kung marathon runner ka. Pero kung naglalakad lang, ay matamis pa rin yan. Fruit juices, mas maganda yung prutas mismo kasi maraming added sugar pa rin. Mga kape o tsaa na maraming sugar, okay? Pampataas din ng blood sugar. Alcoholic drinks, nakakataas din ng blood sugar. Pinakamagandang inumin, tubig. Sabi ko nga, gusto nyo mag-diet, tubig na lang. Kaya nga ang payo natin, 8 glasses of water or liquid in a day, di ba? Hindi naman talaga 8 glasses of water kailangan nyo. Pwede naman 4 na basong tubig, tapos uminom ka ng 2 soft drinks, isang iced tea, isang kape, o 8 glasses of fluids na rin yon. Kaya lang, ayaw nga natin uminom kayo nito eh. Kaya nga gusto natin 8 glasses of water or fluids in a day. Mas maganda pa rin tubig kaysa ito yung gagamitin yung pampatamis. Diba? Yun lang ang average. Pwede rin lemon or calamansi water kung ayaw nyo ng tubig. Pwede rin tsaa, ayaw nyo ng tubig. Pero liquid pa rin yan. Basta kailangan ng liquid yung katawan. Kasi ang pawis natin on the average, mga 1.5 liters. Eh. Parang ganun karami. Nawawalang tubig sa katawan. Sa ihi, sa pawis. So kailangan mo palitan yun ng at least 6 glasses ng fluid or water in a day. Okay rin tong unsweetened tea, black coffee, vegetable juice, okay rin naman. Pero mas maganda yung vegetable mismo para may fiber. Low-fat milk, pwede naman pa konti-konti. Pagdating sa prutas, pwede nyo ba kainin lahat? Actually, ang sagot, hindi. Pwede naman kainin lahat, konting-konti lang, pa konti-konti. Ito, pwede ka kumain marami nito, strawberry. Ito lang, konti nito, konti nito. Konti ang grapes, melon, ano ba to? Pakwan. Ang pagkain po may glycemic index. Pag mababa glycemic index, less than 55, kahit marami kainin mo, hindi tataas ang blood sugar. Pag mataas ang glycemic index ng pagkain, konti lang kainin mo, tataas ang blood sugar. So gusto natin kumain ng maraming low glycemic para mabusog, hindi tumaas ang blood sugar, hindi magkakomplikasyon, humaba ang buhay. Ano yung medyo iiwasan, babawasan, di ba? Ang cut-off natin, mga 50, melon at watermelon, pakwan, ang tamis, 72. Grabe. Alam nyo ang rice, ilan ang glycemic index? 100. Kaya mabilis tumaas ang blood sugar pag na-unli rice natin. Pinya, 66. Melon, 65. Mataas pa rin. Raisins, mataas. Papaya, mataas. Actually, kahit pinya, mataas rin. Ano? Overripe na saging. Tingnan nyo, sobrang itim. Overripe. Pero pag normal ripe, pwede. So, ang very high blood sugar, very high sugar, dates, raisins, watermelon, pineapple, medyo mataas na rin to. Grapes, mango, oranges, raisins. Okay? Pinakamaganda, ano yung mga pwede nyong kainin? Sabi mo, Dok, wala naman akong makain. Pwede, meron ding mababang prutas. Apple, avocado, suha, pears, pera, strawberry. Wala nang dagdag na condensed milk itong strawberry. Ayan o, oh, mababa o. Oh. Grapefruit, parang suha to. Pears, apples, 39. Okay? Ito yung glycemic index. Tingnan nyo ang mabababa, less than 50. Lahat ng gulay. Dok Lisa, pwede ma-focus. Ang baba ng glycemic index, so broccoli, celery, cucumber, lettuce, pepper, spinach, tomato, 15 lang, grabe. Kahit ilang kainin mo, pwede, oh. Hindi ka tataba niyan.
Okay, tingnan mo to. White bread, 100. Patay tayo dyan. Bagel, white. Nako, wala pang white rice. White rice, 64. Ayos tayo dyan. Oh, ito talaga pampataas. Kita nyo, mabababa yung mga iba. Okay? Laklisa, atras mo na. So, ito yung mga pagkain pwede nyo kainin. 15 pagkain. Ano mo? Lahat ng gulay pwede. 15 lang ang glycemic index. Vitamin C, iron, no? Pampataas ng ano? Mga anemic, nangihina, walang lakas, fatigue, walang energy, namumutla, ayun, no? Iron, antioxidant. Kaya lumalakas si Popeye, di ba? Kaya malalakas si Popeye. Kumain na siya ng spinach, malakas na siya. Hindi yan, hindi po biro yun. Talagang lalakas kayo parang Popeye niyan. Okra, di ba? Papababa ng blood sugar. Potassium, vitamin B, C, folic acid. Pati yung malapot sa loob na parang nandidiri yung iba, healthy po yun. Maganda yun. Yung malapot sa loob, maganda sa pagdumi. Lumuluwag ang pagdumi. Ampalaya, pampababa ng blood sugar. Pag marami, ako, mahilig talaga ako sa ampalaya. Diba? Konti lang ang sahog. Broccoli, cauliflower, anti-cancer properties. Vitamin C, fiber, iron, napakaganda. Ganda ng carrot to, anti-cancer. Iwas breast cancer, kain tayo maraming carrot. May beta-carotene, vitamin A, vitamin K para sa mata, para sa dugo. Ang ganda ng kulay. Apple, low calorie, high fiber. Okay? Orange, wag lang masyado marami, pero mataas sa vitamin C. Kompleto ka dyan. Pomelo, hindi ganun katamas. So, hindi po ganun kataas. Maganda rin to sa diabetes. Strawberry, pwede po. Baguio strawberry. Wag lang lagyan ng maraming asukal. Kamatis, pwede po. Safe po yan. Kahit yung buto, safe po yan. Walang problema. Isda, syempre, ang isda, mas magandang isda, oh. Mataas sa omega-3 fatty acids. Good for the heart, good for diabetes, good sa ugat natin. Chicken breast, pwede rin, oh. High protein, low sodium. At mas maganda kita mo itsura ng manok kaysa yung nadurog-durog na hindi na natin makita. Whole grain, brown rice, wheat bread, beans, pwede po ang beans, oh, kahit anong beans, oh, low calorie po siya, high fiber po siya. Okay? Oatmeal, pampababa ng cholesterol. Saging, wag lang overripe, dito lang tayo. Isa, dalawang peraso, walang problema. Glycemic index, mga 55, medium. Paano po, bukod sa pagkain, kung mataas talaga blood sugar nyo, kailangan ng gamutan, okay? Ang gamot, magpapacheck tayo sa endocrinologist, sa diabetes specialist, dun po sa doktor nyo. Usually, ang first line, ibibigay agad sa inyo ng doktor, pag hindi na nakuha ng diet, ay metformin, okay? Maganda ang metformin, uulitin ko, maganda ang metformin, may pag-aaral, posible makahaba ng buhay. Huwag maniwala sa fake news na ginagamit ang mukha namin, mukha ng ibang doktor, para siraan ang metformin. Maganda po ang metformin, okay? Para na tayong sirang plaka sa mga fake news. Glucose absorption, nababawasan. Glucose uptake, maganda sa muscle. Ito first line. Pwede pa siya sa PCOS. Mga OB, halos lahat ng doktor, ito marireseta sa inyo eh. Basta tunay na doktor, irereseptahan kayo nito. Maganda siya kasi, pampapayat. Okay? Ano side effect? Pwede lang minsan makuluan dyan. Pag may kidney failure na, baka titigil to. Pero pagsira na talaga kidneys. Pagsira naman talaga kidneys, ang daming gamot na hindi nyo rin po pwede ibigay. Eh. Kaya okay pa ang metformin, basta normal yung kidney function. Ito po yung pag-aaral sa metformin, UKPDS. Malaking study ito noon. Nakita nila pag diabetes at overweight, binigyan ng metformin. Sobra daming benefit. Ayan, no? Bawas ang pagkamatay sa diabetes complication, 42%. Bawas sa heart attack, 39%. Bawas sa stroke, 41%. Bawas sa mga sira sa ugat, 29%. Pag naka-metformin. Kaya lahat ng doktor, pag nakita itong evidence-based study, wala tayong choice eh. Magbibigay ka nito. Kasi pampahaba ng buhay. Okay? Sana po malinaw na.
Sulfonylurea, ito yung second drug. Pag hindi ka nakuha sa metformin, kasi metformin hindi naman ganun kalakas magpababa ng blood sugar. Bahagya lang. Next, bibigyan ka nitong sulfonylurea. Ito yung mga glipizide, glyclaside, ito, mga glimepiride, yan ang mga bagong pangalan. Sulfonylurea, mas malakas siya magpababa ng blood sugar. Okay, ito yung mga brand name, Diamicron, yan ang mga brands nito. Okay, pwede po yan. Pangalawa, pag hindi pa nakuha nito, may pangatlo pang tableta. Pag hindi pa nakuha, insulin. Kailangan kasi makontrol yung blood sugar para sa iwas komplikasyon. Pero tinuruan ko na po kayo, di ba, mga bawal or babawasan inumin, bawal o babawasan kainin, di ba? Bawas kain, and lastly, kailangan more exercise. Simple lang yan eh. Bawas kain, dami exercise para makontrol yung blood sugar. Kaya kailangan po laging pareho lang. Same lang ang dami ng kain nyo, same lang exercise nyo, pwede nyo adjust konti. Huwag kayong magpapagutom, huwag nyo sasobrahan yung hindi na kumain, sinobrahan exercise, baka bumagsak blood sugar nyo. Kailangan stable lang, dahan-dahan lang. Huwag masyadong gigil. So, more exercise, less kain. Pagbalik nyo sa doktor, mababa na blood sugar nyo, ibababa yung gamot nyo. Baka matanggal yung insulin nyo, baka matanggal yung mga glyclaside nyo, baka mabawasan yung metformin nyo. So, stay physically active, huwag magpapataba. Check up sa endocrinologist. Pwede sa internist, family medicine. Pero kung komplikado yung diabetes nyo, mas okay sa endocrinologist. Yan po, medical check up. Check mo lagi blood sugar. Kailangan may blood sugar test kayo. Merong mga murang mga blood sugar test. Pagkain, dapat planado. Control yung kain. Choose healthy foods. Iwas gigil. Kain ng chocolate. Pwede mag-treat. Konti lang naman ng treat. Siguro gusto mo ng chocolate drink. Paminsan-minsan. Once a week. Konting reward. Healthy mindset. Huwag magpapaka-stress. Tulog. Mas mahaba ang tulog, mas pumapayat. Okay? Tulog ka, hindi ka makakain eh. Diba? Mas mahaba tulog, mas may self-control, mas makaka-exercise, mas papayat, at iwas stress at anxiety. Sana po natuwa po kayo dito. Kompletong gamutan sa diabetes at magpapacheck sa inyong doktor para mabantayan kayo personally. Yung akin ay overall guide lang ng ituturo din po ng inyong doktor sa inyo. God bless you.